Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Mayor Aida De Guia Makalinaw, punong bayan ng Bayan ng Samal. Naglingkod po tayo bilang pangalawang punong bayan, konsehal at ngayon po ay punong bayan ng Bayan ng Samal. Ang nais kong proyekto sa aking bayan ay ang bahay at buhay. Nakatulad po ngayon ay mayroon po akong isang proyekto na magbibigay ng murang pabahay sa lahat ng mga informal settlers sa aking bayan. Murang halaga ng bahay para sila po ay magkaroon ng sariling tahanan. Pangalawa po, ang maayos at magaling na edukasyon na ating pinagtitibay ang layunin na maiangat natin ang antas ng level ng edukasyon ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan. Pangatlo po, ang importante sa akin ay ang livelihood program. Masustain po natin lahat ang pangisdaan at sakaan. At lahat naman po yung mga transportations, yung mga teknolohiya na pwede nating ibigay ng mga modernong pararaan para at least sila ay matulungan. Katulad po ang mga tricycle, jeepney drivers, sa lahat ng bawat barangay ay mabigyan natin sila at matugunan ang kanilang mga kahilingan. Pinaka-importante din po siyempre ang yung masustain natin ang ating mga livelihood program, lalo na ang magsasakat mangingisda. Gusto ko po kasing payamanin ang yaman dagat at payamanin po natin ang kalikasan. Napaka-importante din po ang resilient community sa bawat pamayanan. Handa tayo sa lahat ng disasters, lahat ng mga sakuna upang maiangat natin ang kanilang kaligtasan. Especially din po ang mga kating kalusugan na importante ay mabigyan natin ng tama angkop na ibibigay natin sila sa oras ng pandemya. Bilang isang punong bayan ng Samal, nangangarap ako na maging maayos, na maipatupad ang lahat ng mga batas at pagdidisiplina. Alam niyo po ba, nung umpisa ko bilang punong bayan, ang pinaka-importante ay disiplina. Hindi natin mabubuksan lahat ang mga pangarap natin kung hindi natin madidisiplina ang ating mga sarili. Sa ngayon, ang aking bayan ay nangangarap na magkaroon po tayo ng kompletong economic recovery dahil po sa nangyaring pandemya. Kailangan ay maayos natin din ang peace and order ng ating bayan, lalo na po sa drugs, lalo na po sa mga illegal na pasugalan, para po maayos natin kung paano natin mabibigyan ng patas na pagmamalasakit ang ating mga kababayan. Napaka-importante po na pagkatiwalaan tayo ng mga investors, lalo na po sa pagpapatibay ng batas sa magaang pagbibigay ng permit sa mga lahat ng negosyante. Ang pangarap ko ay maging maunlad ang aking bayan. So ang pagpapatupad lamang ang kailangan. Kailangan may disiplina po ang lahat para at least ay matupad natin ang mga pangarap natin sa buwan. Ang pagtutulungan ang napaka-importante. Dapat kung ano ang magagawa mong kabutihan ay ibigay mo sa iyong mga kababayan. Hindi natin kailangan pintasan o hindi natin kailangan makita ang kapintasan ng bawat isa, kundi kailangan ibigay mo ang buong kabutihan na maiaalay mo sa iyong kapwa at sa iyong pamayanan. Napaka-importante po ito sa buhay ng isang naglilingkod. Ang magkaroon ng pagpapatawad, pagpapakumbaba, tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa iyong pamayanan. Hindi natin kailangan ng galing ng isang punong bayan. Kailangan natin ang isang kabutihan na manggagaling sa Diyos na maipapakita mo ang mabuting gawa at salita na ating inilalarawan sa Kanya na ibabahagi natin sa ating mahirap na kababayan. Isang bagay lang ang natutuhan ko at nakilala ko sa sarili ko. Nung ako po ay bata, ay talagang halos hirap po ang akin nadanas. Hindi naman po mayaman ang aking pamilya. Kami po ay galing sa magsasakang pamilya. Kung hindi ka magsisipag, hindi ka magtatrabaho, ay wala kang makakain na masarap. Katulad din na naalala kong hirap sa aking buhay, lalo na nung ako'y estudyante. Kung hindi ako magtrabaho, wala akong pang-tuition. So ngayon, naranasan ko na gusto kong ipabatid sa lahat sa aking mga kababayan na ako ay handang tumulong dahil ayokong dumating sa kanila yung katulad na naranasan ko. Kailangan bukas palad tayong tumulong dahil mas masaya ang tumulong, mas mapalad ang tumulong, mas mapalad ang nagbibigay kasi sa ikaw ay binibigyan. At isa lang naman po ang tinuro sa akin ng aking mga magulang. Anak,
Kung gusto mong maglingkod ng matagal, ang sinasabi ko sa iyo, huwag kang magnanakaw. Kailangan, pag ikaw ay magseserbisyo sa iyong bayan, ibigay mo lahat. Ibigay mo yung best, katulad ng sinabi ng Panginoong Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, ang aking natutuhan, dahil sa hirap ng aking naranasan, yon ang aking naging inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang paglilingkod sa aking kapwa at sa aking bayan. Ako po si Mayor Aida De Guia Macalinaw, punong bayan ng Bayan ng Samad. Sumasaludo po sa bayan.